¿sabes que Rodrigo quiere ser mi novio? Rubito, ¿qué le vas a decir? Kumusta? Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayon ay mapapanood nyo ang ikalawang yugto ng ating palabas na pinamagatang My Fault. So sit back, relax, at mag-enjoy sa panonood. Natawa na lang si Nick nung sinabi ng kapatid na meron na siyang dalawang nobyo, kaya bakit pa niya kailangan ng tatlo? Nabahala si Maggie dahil palagi na lang nagta-travel ang ina nila na baka iwan din siya ng ina tulad ng pag-iwan ni Nick sa kanya. Sad ni Nick na hindi kailanman mangyayari iyon dahil isa siyang anghel di katulad niyang pilyo na anak. Nalungkot si Maggie nang magpaalam si Nick na uuwi na siya ng maaga. Nakauwi na sila pagkatapos ng gala, tiningnan ni Noah ang shinare ni Nick sa social media, napangiti siya nang makita ang picture ng magkapatid. Nakauwi na din si Nick, pero di siya nakadalo sa gala kanina. Pagkapasok niya nakahiga si Noah sa sofa na nanonood ng movie kasama si Thor na muntik na siyang atakihin kanina, buti na lang ay napaamo niya ito. Tumabi si Nick, sabay sabing impossible ang gawin ang ganong way sa pagdadrive ng kotse, sabat nito sa kanya na possible yun at tinuro niya ang tamang paraan upang magawa ito. Maya-maya napunta ang usapan sa race. Humingi ng paumanhin si Noah sa pagkawala ng kotse niya, ngunit di na siya pinasalita pa, naglapit ang mga mukha nila sa isa't isa. Nagpapahiwatig si Nick sa paghalik, kaya dito na gumalaw si Noah at pumatong sa kanya. Nang maisip na di tama ang ginagawa nila, ay gumawa ng kasunduan si Noah na sa kanila gagawin iyon kung maging 18 na siya, pero hanggang halik lang muna sila ngayon. Huminto si Nick tapos sinabing wag na siyang hayaan pa na maulit iyon. Naguluhan naman si Noah kung bakit iiwasan niya siya. Pumasok si Rafaela, na pagsabihan siya nito dahil sa hindi pagdalo ng gala tapos pinaakyat upang kausapin ang ama. Ilang araw nang tahimik si Noah kaya di na niya alam kung ano ang gagawin niya sa anak niya. Kinabukasan habang naglilinis si Noah, lumabas si Nick. Pinalaan niya itong bawal lumapit dahil sa kasunduan kagabi, ngunit pwede naman siyang tumingin. Tinadyang base ni Noah ang damit niya upang makita at paingitin si Nick. Kakarating lang ni Rafaela, sabik niyang ibinalita na may surprise siya sa anak. Nang makita ni Noah si Dan ay hindi siya masaya ni na-excite. Sabi ni Noah na kailangan niya munang linisan ang sasakyan. Hinitid na lang ni Rafaela si Dan sa kanyang matutulugan. Habang paakyat takang-taka siya kung bakit ganun na lang ang reaksyon ng anak sa surprise niya. Nagkaroon ng pool party sa bahay nila na dinaluhan naman ng mga kaibigan ni Nick. Sobra ang pagkabahala ni Noah dahil once na makita ni Dan ang mukha ni Nick, malamang sa malamang ay magsusumbong ito sa ina niya. Lumapit si Dan at humingi ng sorry, paliwanag niyang nagawa niya lang iyon dahil namimiss niya si Noah at nakita niya si Noah kay Betty. Ayon pa sa kanya na deserve niya at tatanggapin kung ano man ang darating. Pagkabanggit niyang iyon ay binasa siya ni Nick. Kinuha na naman siya ng towel at tinulungan sa pagpunas. Nagalit si Noah, dito ay sinabihan niya si Nick na isang stupido pero masaya iyon para kay Nick. Hinila siya nito sa pool, dinala siya ni Nick sa may mga salbabida upang makalayo. Gusto sanang puntahan ni Dan si Noah, ngunit pinipigilan siyang makaalis. Dinapigilan ng dalawa ang nararamdaman kaya naghalikan sila. Takot silang mahuli dahil magiging tapos na lahat sa kanila pero nagpatuloy pa rin sila sa ginagawa. Naputol ito nang tinawag ni Rafaela si Nick. Doon na nakalapit ulit si Dan, nakilala na ni Dan na si Nick ang lalaking nasa picture na sinend niya kaya kinumpirma niya ito kay Noah, ngunit wala itong sagot na nakuha. Nakatanggap ng bulaklak at sulat si Noah, nakasaad sa sulat na pagbabayaran niya ang ginawa niya. Tinubod niya si Dan pero ayon sa kanya ay di iyon galing sa kanya. Dagdag pa niyang isa siyang matyaga pero di marahas. Napagbintangan niya pa ang best friend niyang si Betty pero sad nito sa kanya nakalimutan na si Betty at pakiusap niyang mag-uusap na lang mamayang gabi. Sa kabilang banda makikita si Ronnie kasama ang isang lalaki. Tisay niyang hindi lang kotse ang kukunin niya kundi pati ang babae. Inutusan niya si Ronnie na tawagin na ang mga tao niya at simula na ang plano. Pag-uwi ni Nick ay bogbog sarado ito dahil inabangan siya ni na Ronnie tapos nagbigay ng mensahe para kay Noah. Nag-aantay si Dan sa labas ng kwarto ni Noah pag-akyat niya, kaya nagpunta na lang ito sa labas. Nagmuni-muni doon, narinig niya ang hilik ni Noah kaya napangiti ito nang makita siya. Tinakpan niya ang tiyan nito, ngunit nakatikim ito ng suntok kay Noah sa pag-aakalang si Dan iyon. Natarante si Noah kung siya ba ang may gawa sa mga bogbog ni Nick. Tinagot niya itong hindi, pero maari itong gawin kung gusto niya. Di na natuloy ang halik dahil sa pagtulo ng dugo sa ilong ni Nick. Dali-dali siyang pinaupo ni Noah. Maya-maya pinag-usapan nila si Ronnie. Alam ni Noah na si Ronnie ang may gawa nun kay Nick kahit di niya pa ito sabihin.
Pinalaan siya nito na huwag umalis mag-isa, sumang-ayon si Noah na dapat di na sila aalis na mag-isa. Hinawakan at hinalikan ni Noah ang mga masasakit na party ng katawan ni Nick upang maibsan ang sakit nito. Kakandampi pa lang ng mga lobby nila ngunit naputol ito at tumayo sila agad dahil tinawag ni Dan si Noah. Dito na niya diniretso si Dan na papatawarin niya siya kung esekreto na lang ang nalaman niya para sa kanya. Kinabukasan umuwi na si Dan, bamulong si Nick na mukhang wala talagang sinabi si Dan kay Rafaela. Nakatanggap siya ulit ng sulat na nakasabing papahirapan niya siya ng sobra. Nag-walkout si Noah matapos mabasa iyon. Sa sumunod na senaryo sinundo nila si Anna upang pumunta sa isang event. Takotche ay naiinis si Anna dahil si Noah ang nakaupo sa harapan. Takotche ay napag-usapan nila ang ama ni Noah na dati itong rally driver at doon nakuha ni Noah ang galing sa pag-drive pati na rin ang pass ni Nick kung bakit siya napasali sa gang. Pagkarating sa naturang lugar nagbigay ng regalo si Noah dahil sa utang niya sa kotse ni Nick pero mas nagustuhan nito ang pagsuot ni Noah ng school uniform. Gusto sana ni Noah na poetry book na lang pero tingin niya ay di ito interesado dito. Papasok na si Noah sa loob pero hinila siya ni Nick. Tinampulan niya ito ng mga matatalinghagang salita kasabay sa pagdampi ng lobby at pag-ano sa gitnang bahagi ni Noah. Tumigil sila pagdating ni na Jenna at Leon. Masayang binalita nito na may sasakyan na silang gagamitin pang race at iyon ay galing kay Jenna. Maya-maya ay sinabihan siya ni Leon na baliw na ba siya dahil sa ginawa ni Nick sa stepsister niya. Walang alam si Noah na sasalang sa isang bakbakan si Nick. Natakot si Noah sa posibleng mangyari at dahil na rin sa trauma niya kaya pinigilan niya si Nick na lumaban, ngunit wala na yung atrasan. Dimatiis ni Noah ang manood kaya lumabas siya, sumunod naman si Mario sa kanya. Nanalo si Nick sa laban. Nagtapat si Mario sa kanya at agad itong hinalikan, naaktuhan siya ni Nick kaya nakatikim ito ng suntok. Nakaramdam ng matinding selos si Nick kaya niya nagawa iyon, pero hindi iyon nagustuhan ni Noah lalong-lalo ang karahasan. Humingi siya ng tawad at nangako na di na uulitin, pero napagdesisyonan na ni Noah na wala nang mangyayari sa kanila kailanman. Tumalikod na si Noah matapos nun, sa galit ni Nick ay nasasaktan na niya si Noah. Di nakikita ni Nick na sobra nang natatakot si Noah sa mga oras na iyon. Ang alam nito ay takot lang ito sa dilim. Maya-maya ay napatahimik na lang si Nick nang sinagot siya ni Noah na natatakot siya sa kanya. Kinitid sila ni Jenna matapos nun. Di na sila nag-imikan mula nun. Nagpo-part-time bilang waitress si Noah, at kahit doon ay nakatanggap na naman siya ng sulat. Di pa rin alam ni Noah kung sino ang taong nagpapadala sa kanya ng sulat, pero ang nasa isip niya ay si Ronnie ito. Nanginginig na sa takot si Noah sa mga mensahe nito sa kanya. Sa sumunod na araw ay binahagi ni William ang nakaraan ni Noah sa ama niyang muntik na siyang pinatay at sa mga pang-aabuso nito kay Rafaela. Na-curious si Nick kung bakit ganun na lang nila pinoprotektahan si Noah sa ama niya. Ang rason ay si Noah ang naging witness dahilan sa pagkakulong nito. Di nila pinaalam kay Noah na nakalabas na ito sa kulungan kaya hiniling ni William na bantayan si Noah. Doon na naintindihan ni Nick si Noah. Nung gabing iyon nagkaroon ng party kina Mikel, pero di dumalo si Nick kaya di sanay ang lahat at di ganon kabibo pag wala si Nick. Sa labas nag-aabang ang ama ni Noah. Tumawag siya kay Leon upang bantayan sana si Noah, pero nalaglag ang cellphone at namatay. Lasing na lasing ang dalawa nang lumabas, tumawag si Jenna kay Nick na magta-taxi na lang sila pauwi at siya na lang ang magkuha ng sasakyan ni Noah. Dahan-dahan nang lumabas ang ama nito, buti na lang ay nakarating na si Nick, gulat na gulat pa si Jenna sa pagdating nito. Pumalik sa loob si Noah upang kunin ang naiwan niyang blazer. Tinabihan siya ni Anna na nasa closet lang ito, pagkarating doon ay tinulak siya nito at nilock ang pinto. Sobra ang takot ni Noah sa mga oras na iyon, habang pinagkakatuwaan lang siya ng ibang kaibigan ni Anna. Makikita sa nakaraan na nandun ang ama niyang hinahanap ang ina niya at may dala itong patalim. Nagpanik na si Noah sa loob nung lumapit ang ama niya sa kanya. Mabuti na lang at sumunod si Nick sa loob kundi napahamak na si Noah. Tahimik lang sila habang pauwi. Nang makauwi, nakahiga na si Noah habang pinigan ni Nick ang bra. Nagtanong si Nick kung bakit sinabi niyang patay na ang ama niya, sinagot niya itong patay na siya para sa kanya at umaasa na makulong na ito sa bilangguan habang buhay. Palabas na si Nick, ngunit pinigilan siya nitong huwag umalis at humiga ito sa tabi niya. Napatanong si Noah kung bakit ang hirap para sa kanyang kamuhian si Nick. Tagot niyang gagawin niya lahat para kay Noah at di kailanman sasaktan. Kinabukasan na abutan sila ng papa ni Nick. Hinanap niya si Nick dahil may nangyaring masama kay Maggie. Magpapaliwanag sana si Nick sa ama ngunit di na siya pinasalita nito dahil kailangan na kailangan siya ni Maggie, pero halata sa mga mata nitong na-disappoint nang makita silang magkatabi.
Sumugod sila sa ospital kaagad, wala namang masamang nangyari kay Maggie, paliwanag ng bata sa kuya niya na tinakot lang niya ang nurse niya. Tinabihan siya ni Nick na huwag nang uulitin iyon. Pauwi na sila, nag-aalala si Nick dahil papagalitin at katapusan na nilang dalawa. Pinahinto ni Nick ang kotse nang hawakan siya ni Noah. Tinakapagpigil si Nick kaya hinalikan niya si Noah at tuluyan nagdampi ang mga labi nila. Ayaw ni Noah na magkahiwalay ang mga magulang nila dahil ayaw na niyang saktan pa ang ina niya, kaya sinabi niya na since huling gabi na nilang dalawang magkasama, ay gagawin na lang nila ang pinakauna nila. Dito na nila ginawa ito sa may dalampasigan, nangako sila na hindi nila kakalimutan ang unang gabing iyon. Matapos nun ay nagkwentuhan sila magdamag sa mga past nila. Malapit nang sumikat ang araw, kaya gusto ni Noah ng isa pang round upang sulitin ang moments nila habang may oras pa. Nasa kotse lang si Noah naghihintay kay Nick na bumibili ng medyas pam ibaba. Nag-message pa si Noah na she's still on fire. Excited ang dalawa sa mga oras na iyon, ngunit ang excitement na iyon ay nauwi sa pag-aalala dahil kinidnap si Noah. Agad silang tumawag ng pulis at chinek ang CCTV footage. Dito na nila napag-alaman na si Ronnie pala ang dumukot. Pilit si Rafaela kay Nick kaya pinaaalis niya ito. Napuno na din si William sa anak kaya binalaan niya si Nick na huwag nang lumapit kay Noah kung nahanap na nila ito. Pagkagising ni Noah ay ama niya ang nakita niya at bigla siyang natakot. Dito na nalaman ni Noah na siya pala ang nagpapadala ng sulat sa kanya. Nakita din nila ang mga pambabante na sulat sa kwarto ni Noah. Matapos nun ay tumawag ang ama ni Noah kay Rafaela. Nagtampo pa siyang ni isang beses ay di ito dumalaw sa kanya. Tinawag pa niyang gold digger si Rafaela. Nagalit si William nang marinig iyon kaya inagaw niya ang cellphone at sinabi kung ano ang kailangan niya. Humingi ito ng 1,000,000 pero dapat ang mag-asawa lang ang magbigay nito sa kanya at walang mga pulis. Napag-alaman ng mga pulis na nagkasama si Ronnie at ama ni Noah sa kulungan kaya sila nagkakilala. Nang malaman ng ama na natalo ni Noah si Ronnie ay sinapak niya ito. Nasa tagpuan na ang mag-asawa at nasa paligid lang ang mga pulis pero di pa rin sumipot ang ama ni Noah. Bagkus ay pinapanood lang sila nito sa camera na nilagay nito. Sa kabilang banda binalaan si Nick ng pulis na huwag nang manggialam pa, pero nagmatigas si Nick. Kinuha niya ang toy car niya na binigay ni Noah sa kanya. Dito na naalala ni Nick na may insurance tracker ang sasakyan niya nung binanggit ng pulis ang tungkol sa pagkuha ni Ronnie sa kotse niya. Dahil doon na trace na nila ang pinagtataguan nila, dali-daling bumaba ang ama ni Noah at pinag-drive siya. Naabutan nila Nick ang pagtakas ng mag-ama sa hideout. Pinaghahabol na sila, pero dahil sa galing ng tandem ng mag-ama sa pagmamaneho ay parati silang nakakalusot. Inutusan si Noah na magpunta sa kinaruroonan ni na Rafaela, binaril niya sila pero di sila natamaan sa pagkakataong iyon. Nagpatuloy ang habulan nila hanggang umabot si Noah sa may dead end ng dock. Naisip ng dalawa na gawin ang napanood nila dati sa pelikula na akala ni Nick ay imposibleng gawin. Natakot pa ang ama ni Noah sa ginagawa, nang sumenya si Noah ay umaksyon kaagad ang pulis at binaril ang ama ni Noah. Tiyakap niya ang ina pagkarating nito. Nagpasalamat naman si Rafaela kay Nick kahit may hulabag sa kalooban niya dahil nga sa nalaman niyang nagtabi sila sa kama. Pag-uwi ng bahay ay patagang pumunta si Nick sa kwarto ni Noah. Dito nila pinagpatuloy ang naudlot na second round. Sa pagtatapos ng istorya ay nasa labas ang mag-asawa at sinabi ni Rafaela na dapat mainto na kung anong meron kina Noah at Nick. Mag-subscribe na para sa marami pang bidyong katulad nito. Ingat at maraming salamat sa panonood.